sa lahat. Pipigil mo ka ng babae, magkakasa ka. Iyon mo pa ng pera. Sermo ng inabot ng lalaking ito mula kay Interior Secretary Benhur Abalos. Inaresto ang suspect matapos umanong manggahasa ng babaeng nakilala niya sa social media. Ilan ang biktima mo? Magsabi ka na totoo! Ilan? Siya lang? Hindi pa nakontento ang suspect at nangigil pa sa biktima. Kapalit nang di pagpapakalat ng mga sensitive na larawan. Ang iba pang detalye sa balitang yan, maya-maya na. Ngayong July 19, kasama ang pumpersa ng News 5, narito na ang mga umaaksyong balitang hatid ng Frontline sa umaga. Sa gitna ng mga katanungan tungkol sa koneksyon niya sa mga pogo at kanyang pagkatao, suspended Bamban Mayor Alice Guo, kinwestiyon kung bakit tila pinag-iinitan siya ng mga senador. Mahigit 70 empleyadong Chinese sa isang construction company sa Bulacan, arestado. Napisto silang undocumented o hindi kaya'y nakaturist visa lang. Dalawang low pressure area nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Lagay ng panahon, alamin. Lalaking kakalaya lang matapos magpiyansa, inambush sa Batangas. Signal HD Spikers, nilampaso ang Chocomucho Flying Titans sa tatlong sunod na set sa PBL Reinforced Conference. Nakataling pusa, tila itinatakas ng pusa ng kapitbahay. Hinalay na nga, kinikilan pa ng pera kapalit ng hindi pagpapakalat ng kanyang masiselang larawan. Yan ang sinapit ng 19-anyos na dalaga sa kamay ng lalaking nakilala niya sa isang dating app. Pero kahit arestado na, todo tanggi pa rin ang suspect sa krimeng ginawa. Nasa front line ng balitang yan, si Dave Abuel. Ilan ang biktima mo? Magsabi ka na totoo! Ilan? Siya lang? Bakit mo ginawa sa kanya yun? Napaiyak na lang habang sineserbo na ni DILG Secretary Benhur Abalos ang lalaking ito matapos siyang mahuli sa Intrepid Operation sa Parañaque City kaninang madaling araw. Inaresto ang suspect na si alias Nonoy matapos umanong halayin ang 19-anyos na babaeng kamitap niya matapos makilala sa isang dating app. Ang mas masaklap, nangikil pa umano ang suspect para hindi ilabas ang mga masiselang larawan ng dalaga. Dahil sa takot, mismo kay Secretary Abalos na lumapit at nagsumbong ang pamilya ng biktima. Kaya agad din siyang hinarap sa kalihim matapos maaresto. Bakit mo binitima yung bata? Ayon sa mga polis, posibleng hindi lang isang babae ang nabiktima ng suspect. Kaya kinalkal na rin nila ang na-recover na cellphone para makakuha ng karagdagang mga ebidensya. Yung kanyang mga telepono is right now under forensic, no? Inaalam dahil titignan dahil mga telepono, mga video ng mga nakahubad dito, titignan na po lahat 'yan. Ite-trace at ite-try tawagan kung meron man. Aminado naman ang suspect na may nangyari nga sa kanila ng biktima, pero depensa niya, hindi niya ginahasa ang biktima. Pareho po namin ginusto po. Hinatid ko pa nga po siya pauwi. Matapos nilang magkita, naramdaman daw niyang nanlamig ang biktima sa chat, kaya dito na niya naisip ang paghingi ng pera. Nakakaramdam ako na wala siyang interest. So yun, like, sabi ko, bigyan na lang niya ako ng pera para di na kami magkikita, ganun. Tapos akala ko okay lang sa kanya. Tapos, ayun, hindi pala. Ayon pa kay alias Nonoy, ang biktima ang kusang nagbigay ng mga larawan, pero hindi ito bumenta sa mga polis. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Mula sa Parañaque, dito naman tayo sa Bulacan, kung saan huli ang halos 80 Chinese workers ng isang kumpanya. Marami sa kanila undocumented, habang ang iba, tourist visa lang ang hawak. Nasa Frontline ang balitang yan, si Faith Del Mundo. Oh, yan.
Sunny Puersa ang National Bureau of Investigation Bulacan at Bureau of Immigration nang salakayin ng construction company na ito ng Sunshi Hydraulic Engineering sa San Jose del Monte, Bulacan. Nagsusupply sila ng water pipe sa ilang water concessionaire. Pero ang mga empleyado, karamihan ay Chinese. Sa 79 na hinuli, 36 ang undocumented, habang ang 23 tourist visa lang ang hawak. Kabilang din sa mga inaresto ang 6 na opisyal ng kumpanya na pawang mga Chinese. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nakakabahala na isang kumpanya sa Pilipinas ay tumatanggap ng mga undocumented na dayuhan. Kasi isa sa reason bakit pwedeng mag-employ ng foreigner ay pagka hindi kaya ng Filipino skill. No? But then nakita namin gumagawa lang ng mga malalaking pipe. Ay bakit naman kailangan foreigner pa? Pwede naman yang ibigay sa ating Pilipino. Giit naman ng CEO ng kumpanya na si Shang Ho Tao, may mga Pilipinong empleyado rin naman sila. Pinoproseso na rin daw nila mga dokumento sa pananatili ng kanila mga Chinese employees. We have some person have the legal working permit and some we are still in the progress of applying for the permit. Mm-hmm. And some they don't have the just sending their documents and passport to the third party apply on behalf of our company. We are a very large project and we have Chinese workers and management staff, but we also employ a lot of Philippine staff. Nitong Mayo lang, naghigpit ang Department of Foreign Affairs sa pag-i-issue ng tourist visa sa mga Chinese. Isinama na sa requirements nila ang social security documents. Kasunod yan ng mga ulat na tangkang panunuhol ng ilang Chinese na turistang nag-a-apply ng tourist visa. Bukod dito, may ilang Chinese na rin ang nahulihan ng Philippine passport kahit hindi naman mga Pinoy. Inaalam na kung paano nakapasok sa bansa mga nahuling Chinese sa Bulacan. Isinailalim sila sa documentation at medical check-up. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Sa ibang balita, inalmahan na ni suspended Mayor Alice Guo ang tila pandidikdik sa kanya ng mga senador. Sa daming araw ng oras at atensyon na inuubos sa kanya, tanong ng alkalde, siya na ba ang pinakamalaking problema ng Pilipinas? Nasa Frontline na balita niya, Simon Gualvez. Sinagot na ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ang ilan sa mga isyong ibinabato sa kanya ng ilang senador. Sa isang Facebook post, ipinagtataka raw ni Guo kung bakit tila nakapako ang atensyon ni na Senator Win Gatchalian at Risa Ontiveros at iba pang opisina sa kanya. Kung may ebidensya man daw ang mga senador laban sa kanya, handa raw itong harapin ni Guo sa isang patas na paglilitis. Hindi rin daw gusto ng alkalde na magamit siya para sa political ambition ng ilan. Apela pa ni Mayor Guo, pagtuunan na lang ng pansin ng mga senador ang mga mahalagang problema tulad ng kahirapan kaysa pagbantaan siyang arestuhin at idawit sa illegal na pogo. Tanong pa ni Guo, siya raw ba talaga ang pinakamalaking problema ngayon ng bansa? O baka naman gusto lang siyang palabasing kontrabida? Dagdag din ng mayora, wala siyang kinalaman sa sinasabi ni Senator Gatchalian na banta sa kanyang buhay. Wala raw siyang kakayanan o intensyon na manakit ng ibang tao. Nauna nang sinabi ni Gatchalian na isang vlogger ang nagsabi umanong inutusan ni Guo ang kanyang mga tauhan para patahimikin sila ni Ontiveros kapalit ng kabuuang 10 milyong piso. Muli namang iginit ni Guo na wala siyang Chinese passport. Sinabi rin niyang sobrang pagkapagod at trauma raw ang kanyang rason kaya hindi siya nakakadalo sa mga pagdinig ng Senado. Ayon sa kampo ni Guo, nasa Pilipinas pa rin ang alkalde. Atensyon dyan na sa Pilipinas. Oh. Wala siyang pupunta ang lugar. Wala, hindi mo siya aalis. Kailangan may mga laban tayo, paano siyang aalis? Sinabi kasi ni Gatchalian na posibleng nakalabas na ng bansa si Guo gamit ang kanyang Chinese passport. Nagtatago siya, pero tingin ko rin mahihirapan siya. Kung nandito pa siya sa Pilipinas, mahihirapan siya magtago ng matagal dahil hindi siya makakalabas ng bahay niya. No? At alam ng buong bayan kung ano yung itsura niya, kung sino siya. At ang payo ko sa kanya, mag-surrender na sa Senado dahil ito naman ay in aid of legislation, hindi pa ito korte. Wala namang sinabi si Guo kung makakadulo na siya sa mga susunod na pagdinig ng Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5!
Bumelta naman si Senator Risa Ontiveros sa panibagong pahayag ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go tungkol sa umano'y pandidikdik sa kanya ng Senado. Ayon kay Ontiveros, mas marami pang online post ng alkalde kesa pagdalo sa pagdinig ng Senado. Tanong ng senadora, paano raw magkakaroon ng peace of mind si Go kung laging umiiwas sa mga tanong? Banat pa ni Senator Risa, hindi raw sila fixated kaya hinahabol ang alkalde. Sadyang allergic lang daw sila sa sinungaling. Tinutugis ngayon si Mayor Go matapos isyuhan ng arrest order ng Senado dahil sa hindi pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa illegal na mga pogo. Isa siya sa nadidiin dahil sa koneksyon umano niya sa ni-raid na pogo hub sa Tarlac at Pampanga, pati na ang pagsisinungaling niya sa tunay niyang pagkakakilanlan. Samantala, mahal na, posibleng tumaas pa ang gastos sa pagpapatayo ng bagong Senate building sa Taguig. Bukod sa mga revision at plano at presyo ng materyales, may mga inilihim din daw na detalye sa proyekto. Nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. Sa dami ng mga bagong dokumento at detalyeng tinago na nadiskubre raw ni Senator Alan Peter Cayetano, pinangangambahan niyang lumobo pa ang projected cost o halaga ng pagpapatayo sa tinatapos pa lang na new Senate building project sa Taguig. Ayon sa pinuno ng Senate Committee on Accounts, sigurado raw siyang may mga hindi nagsasabi ng totoo tungkol sa proyekto. Pero tumanggi muna siyang pangalanan ng mga ito. Just this week, I found out maraming tinatago sa atin. Sino nagtatago? Bakit tinatago? I received caches, halos a half room full of documents. We're going through it. People are either blatantly lying or just not speaking to us, no? Matatanda ang sinita na at pinare-review ni Senate President Cheese Escudero ang budget sa bagong gusali ng Senado. Matapos lumabas sa report ng Accounts Committee na mahigit 21 billion pesos na ang projected cost ng construction nito. Pero kahapon, inamin ni Cayetano na sa dami ng revision sa plano at pagtaas ng presyo ng mga materyales, posible raw lumobo pa sa 26 to 29 billion pesos ang halaga ng gusali. Matatanda ang dati ng inalmahan ng pinalitan ni Cayetano na si dating Accounts Committee Chair Senator Nancy Binay ang 23 billion pesos na unang projected cost ng proyekto. Pero kahapon, may panawagan si Cayetano sa kanya at sa DPWH na siyang nakangasiwa sa tinatayong Senate building. Tell the whole truth, di ba? Ito, review lang to eh. So hindi ko alam bakit, you know, ganyan ang nagiging reaction ng marami, either frozen or nagkakalat ng gossip tungkol sa amin or politically may attack. It's coming out so far to be the most expensive building in the country and that's going to be sad, di ba? But we'll still try to remedy that. Sa ngayon, nakabinbin na rin sa komite ng Senado ang ethics complaint na isinampan ni Binay kay Cayetano bunsod ng una nilang pagtatalo sa hearing. Pero bukas daw si Cayetano na sundin ang conciliation process ng ethics committee para subukan silang pag-ayusin at di na umabot pa sa aktual na hearing. But I think it's a good idea na magka-conciliation. For as long as wag lang maapektuhan yung resulta ng review. Yung ibig sabihin, secondary yung relationship namin, secondary yung if I can use the word tampuhan, di ba? As I said, I'm not perfect. I apologize to the public na nireport nyo naman kasi hindi naman dapat ganun talaga mangyari. Dumanggi na munang magbigay ng komento sa issue si Senator Nancy. Pero una na niyang sinabi kahapon na susunod din daw siya sa conciliation process. Nagbabalita mula sa frontline, Ria Fernandez, News 5. Tensyon na patindi ng patindi dahil yan sa paulit-ulit na panghaharas ng China sa ating puwersa sa West Philippine Sea. Mula sa pambabangga, pambobomba ng tubig at panunutok ng patalim, himayin natin yan sa Frontline Special Report. Ulit na lantaran ang pagbubuli ng China sa mga tropang Pinoy sa West Philippine Sea. Kaya inaasahan ng marami na magiging bahagi ito ng SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong taon. Sa SONA kasi noong 2023, di niya ito partikular na pinanggit.
Sa tala ng News 5, ngayong 2024, umabot sa 7 insidente ng panghaharang o panghaharas ng China sa mga tropang Pilipino. May pagkakataon pa ngang humantong ang mga ito sa mga nasirang barko ng Pilipinas at pananakit sa mga Pilipinong sakay nito. Epekto rin ng pambubuli ng China ang mas kumunting huli ng ating mangiisda. Sa isang report nitong Mayo, bumaba raw ng 60-80% ang fish production sa bansa dahil sa pagkasira ng mga coral o bahura at hindi magandang fishing conditions sa West Philippine Sea. I think ang part ng de-escalation effort is of course no, yung continuous diplomacy and talks with China. And at the same time, of course, no, hindi natin pinapabayaan ang ating alliance with the United States. Nitong Abril, isinagawa ang pinakamalaking Balikatan Joint Exercise, kabilang ang nasa 16,000 na pinagsamang puwersa ng Pilipinas at Amerika. Nakilahok din ang France, pati na mahigit 10 iba pang bansang observer. Ngayong taon, may mga napirmahan ding defense agreements ang Pilipinas kasama ang United Kingdom at Japan. Sa hanay naman ng ating armed forces, kapansin-pansin ang mas madalas na pagsasapubliko nito ng mga nangyayari sa West Philippine Sea sa ilalim ng Bulat Communication Plan. Mismong ang media, ilang beses naging saksi sa harapang pangaharas ng China. Yung pang-apat na beses na sinubukan tayong gamitan ng water cannon ng China Coast Guard. Ito rin yung counterpart nila dun sa transparency strategy ng Philippine Coast Guard. Kung ang strategy mo is full of society, eh dapat lahat tayo alam natin, no, whether we are ordinary Filipino people and kung official ka, pareho lahat tayo ng naratibo at ng estratehiya. Sa kabila ng mga hit and miss ni Pangulong Bongbong Marcos, isang isyu ang tila nakatumbok sa damdamin ng mga Pinoy, ang West Philippine Sea. Sa kanyang sona, ilalatag kaya ng Pangulo ang mas palabang hakbang? Weather update naman tayo mga kapatid. Dalawang low pressure areas ang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng pag-asa. Namataan ang unang LPA, 135 kilometers Kanluran-Timog-Kanluran ng Calapan City sa Oriental Mindoro, habang ang pangalawang LPA ay nasa 880 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Dahil sa dalawang sama ng panahon, makararanas ng malawakang pag-ulan sa Northern Palawan at Occidental Mindoro. Kalat-kalat na pag-ulan naman ang dala nito sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol, Western Visayas at natitirang bahagi ng Mimaropa. Nakakaapekto rin sa panahon ng hanging habagat na magdadala ng pag-ulan sa Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas. At sa mga mamamasyal ngayong weekend, magdala ng payong dahil magpapatuloy ang mga pag-ulan. Dahil nga sa mga pag-ulan, kaya't nalubog sa baha ang ilang bayan at probinsya nitong mga nakalipas na araw. Sa Cebu, nagmistulang waterfall ang isang bahagi ng kalsadang ito dahil sa bahang rumakagasa pababa ng daan. Dulot yan ng malakas na ulan na dala ng low pressure area at ng habagat. Sa Mindoro naman, parang naging malawak na ilog na ang mga palayan na lubog sa baha. Sa Romblon, may mga residente ng kinailangang sagipin at ilikas dahil sa taas ng baha. Nagkaroon na rin ng landslide sa ibang bahagi ng barangay Patuo dahil sa paglambot ng lupa. Susunod, exclusive motorcycle taxi rider nasa lisihan ng suspect na nagpanggap na pasahero. Hilera ng mga junk shop sa Quezon City nasunog. Mga kapatid, yan at iba pang mga balita at impormasyon sa pagbabalik ng Frontline sa umaga. Motorcycle taxi rider ang nawalan ng pampasada matapos tangayin ng kawatan ng kanyang motor sa Quezon City. Ang suspect, nagpanggap na pasahero kaya naisahan ang biktima.
Nasa frontline na balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Kuha ang CCTV footage nito sa northbound lane ng Ortigas flyover pasado alas 5 ng madaling araw noong Sabado. Aakalain mong pangkaraniwang biyahe lang yan, pero ang naturang motor, nakaw pala. Kwento ng motorcycle taxi rider na si Emmanuel, pumapasada siya sa Mandaluyong ng parahin ng isang lalaking sugatan. Inakala niyang motor taxi rider ito at nagpadala sa isang ospital sa Quezon City. Nang makarating sa EDSA flyover, dito na siya namodus ng pasahero. Nagpanggap itong may nahulog na lalagyan ng pera. Tumabi po kami dun sa may bus lane. Mm-hmm. Tapos siyempre po, di po siya makababa ng maayos kasi may sugat po siya sa tuhod. Ayun, ginawa po, ako na lang po ang pumaba. Tapos pagbaba ko po ng siguro mga 10 to 15 meters, inakbo na po yung motor ko. Humingi ng saklolo ang biktimang rider para mahabol ang kawatan, pero hindi na nila ito naabutan. Magkahalong galit at panghihinayang ang naramdaman ni Emmanuel dahil bagong bili pa lang daw ang motor niya. Nagkakahalaga ito ng 83,000 pesos. Natangay rin ng kawatan ang cellphone at pera ng biktima na may halagang nasa 7,000 piso. Gawang gawa po ako, tapos yun pala sinamantala naman po na iba. Sana po matulungan po ako kung makarecover man yung motor ko, di mas maganda po. Kung hindi man, sana matulungan po sa mga pangailangan para makapag-umpisa po ulit. Patuloy na sinusubukang kunin ng News 5 ang panig ng kapulisan tungkol sa bagong modus na ito. Nagbabalita mula sa frontline, Ian. Nasunog ang 6 na junk shop at ilang mga bahay sa Quezon City ngayong umaga alas 2 ng madaling araw nang sumiklab ang sunog. Nagmula raw ito sa isa sa mga junk shop. Kabilang din sa mga natupok ang 4 na sasakyan at 2 motorsiklo. Alas 6 ng umaga nang ideklarang under control ang sunog. Sa Paranaque naman, patay ang isang babae matapos matrap sa nasunog niyang bahay. Pasado alas 5:30 raw nang sumiklab ang sunog at agad iniakyat sa unang alarma. Pero naapula rin ito, wala pang isang oras ang makalipas. Natupok din ang mga bahay sa Barangay Gizo sa Mandawi City, Cebu kahapon. Nag-abot na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa halos 400 individual na nasunugan. Sa ibang balita, sa pool sa video ang pag-ambush sa isang lalaki sa Lipa, Batangas. Sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa bahaging yan ng lungsod, dinigdin ng mga sigaw ng tao. Base sa imbestigasyon ng mga pulis, sakay ng tricycle ang biktima ng pagbabarilit. Pauwi na raw sana ang lalaki matapos magpiansa mula sa kulungan. Agad namang tumakas ang mga salarina sakay ng SUV at motorsiklo. Ayon sa mga pulis, inireklamo ng attempted murder ang biktima bago paslangin. Inaalam pa kung sino at ano ang motibo sa likod ng krimen. Pinag-iisipan na raw ni US President Joe Biden ang posibilidad na umatras sa parating na US presidential election sa Nobyembre. Base sa report ng Reuters, nasa bahay niya sa Delaware ngayon si Biden habang nagpapagaling matapos tamaan ng COVID-19. Mild symptoms lang ng COVID ang nararanasan ng Pangulo. Pero habang nasa quarantine, dumadami naman ang mga kapartido niyang Democrats na umaapilang umatras na siya sa eleksyon. Kabilang na sa mga aminadong maliit na ang tsansa ni Biden manalo ay sina dating US President Barack Obama at former US House Speaker Nancy Pelosi. Wala pang formal na pahayag ang campaign team ni Biden sa mga susunod na hakbang ng Pangulo. Mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang paghahatid namin ng mga balita at impormasyon dito sa Frontline sa Umaga.
na naman at panigurado marami sa inyo ang may lakad kasama ang inyong mga tropa. Ayan, sure yan. Kaya sa mga kailangan pang magpaalam para lumabas, mabuti nang gawin nyo yan ng maaga. Kaysa naman mahuli kayong tumatakas, gaya na lang ng mga pusang to. Nahuli ng isang fur parent ang puting pusang yan, nagigil sa paggatgat sa tali ng itim niyang pusa. Parang balak itakas ang fur baby niya. Sabi ng netizens, mukhang nakabantay pa raw sa paligid ang fur baby niya sakaling mahuli sila. Paliwanag ng uploader, isa raw sa mga kapitbahay ang nagmamay-ari sa puting pusa. Biro ng iba, baka gagalala ang magkapitbahay na pusa pero hindi pinayagan umalis ang itim na pusa. Sabi naman ng iba, baka naman magtatanan. Huwi silang dalawa. Easy. Mga gimmick lang. Saya talaga pag Biyernes, no, Jess? Takas na. Oo, ako lang may itatakas ko kayo. Pwede ba? Pwede ba? Sige. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline sa Umaga.